ang inyo bang pangalan ay pangalan ng banal? O may nagpapangalan pa ba ngayon ng mga kagaya ng Gertrudes, Procopio, Bonifacia, na pangalan ng mga santo? Parang wala na. Pero mahalaga po ang pangalan sapagkat ang pangalan ang nagsasaad ng iyong karakter at ng iyong misyon. Tingnan ninyo si Pedro. Si Pedro, ang dating pangalan ay Simon. Pero nung siya'y tawagin Jesus, si Simon ay naging Pedro. Si Abraham, ang Abraham naging Abraham. Siya'y naging ama ng lahat ng nananalig sa isang Diyos. The father of monotheistic faith. At si Saul, si Saulo. Kilala niyo si Saulo? Siya dati ang mamamatay Kristiyano. Siya ang nagpapatay sa first Christian martyr, si Saint Stephen, si San Esteban. Pero siya'y tinawag ng Diyos at siya'y tinawag na San Pablo. So ibang-iba, no? On the road to Damascus, nagbagong buhay si Saul, si Saulo, at siya'y naging apostol, tinawag na Pablo. Alam po ba ninyo, kapag mayroong isang papa na nagre-resign o kaya ay namamatay, anong inaabangan ng tao? Bukod dun sa umuusok yung chimney ng Sistine Chapel, sapagkat kapag puti ang usok, ibig sabihin mayroon ng bagong Santo Papa, nakaabot na sila ng 2/3 vote majority na kinakailangan iproklama ang bagong papalit sa nag-resign at namatay na papa. Ang inaantay ng mga tao, ano kayang pangalan ang kukuhain ng bagong papa? Kaya halimbawa, si Juan Pablo, ang kinuha na ay John Paul. Bakit? Sapagkat ang kanyang ipagpapatuloy ang programa ng Second Vatican Council na pinasimulan ni Pope Paul VI at itinuloy ni John the 23rd, o pinasimulan ni John the 23rd at itinuloy ni Pope Paul VI. So pinagsama niya yung pangalan ng dalawang papa, at sa kanya palang pangalan, malalaman na ng mga taong ito ang programang pastoral na gusto niya sa kanyang simbahan. Nung nag-resign si Pope Benedict, na-elect si Mario Cardinal Bergoglio, at inabangan ang kanyang pangalan, ang kanyang piniling pangalan, Franciscus. For the first time, isang papa ang pumili ng isang pangalang hindi pa ginagamit ng sinumang papa. At yun ay ang pangalang Francis, Franciscus. Bakit? Sapagkat ang kanyang nasa isip, mahalin ang mahirap, ipagtanggol ang kalikasan. Kilala si Pope Francis sa pangalan ni San Francisco de Assis. Kilala po niya si Saint Francis, yung mayroon dong larawan dyan sa may patio, nakakulay brown, man in brown. Siya si San Francisco de Assis. Kilala siya sa pagmamahal sa mga dukha at pagmamahal sa sanglilikha sa kalikasan. Ang tawag niya sa araw ay Brother Sun. Ang tawag niya sa buwan ay Sister Moon. Sa pangalan, nalalaman ang nilalaman ng puso at ang purpose, ang mission ng isang tao. Kaya nga po sa ating pagbasa, big deal. Ano kayang ipapangalan sa batang isinilang? Ang sabi ng iba, Zacarias para junior. Kasi Zacarias ang tatay, kaisa-isang anak, gawin nating Zacarias Junior. Pero biglang nawala ng nakalag ang dila. Ang dating pipih na si Zacarias ay nakapagsalita. At ang sabi niya, hindi Zacarias, Juan ang kanyang pangalan. Sino sa inyo ang may pangalang Juan, Juanito, Joan, Johan, Juanes? Yun, isa po ang kahulugan nun. Biblical. Ang ibig sabihin, God is gracious. Ang Diyos ay mapagbigay. At yung pangalan ni Juan, in itself, is a turning point in the history of salvation. Natapos na ang lumang tipan na nasa ilalim tayo ng batas. Nagsimula na ang taon ng grasya. Under the old dispensation of the law, we have moved forward to the new dispensation
We live now, we are no longer under the law, but we are under the grace of Christ. Kaya ang pangalan ni Juan, God, grace, is gracious. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagpapala. Tayo ay nasa bagong tipan. At ang ating buong buhay bilang Kristiyano ay bigay ng Diyos na mabait at generous. Kaya nga po, magandang malaman natin na ang bawat pangalan ay mayroong kahulugan at dapat ay kakabit ng ating pagkatao. Di po ba kapag sinabing, ingatan mo ang iyong pangalan, wag masisira. Sa kaunting halaga, wag masisira ang iyong pangalan. Sa kaunting halaga, wag madudungisan ang iyong pangalan. Kaya yung chismis, ang tawag ay character assassination. Kapag ikay nagchismis, sinisira mo yung reputasyon, yung pangalan ng isang tao, at parang ang sinira mo na rin ay ang kanyang pagkatao. Kaya yung pangalan ay tumakatawan sa ating sarili. Ngayon, nung tayo binyagan, we have received a common name. Bakit? Sapagkat tayo naging Kristiyano sa pangalan. We have become Christians not only in label, but in essence. Yung ating buong pagkatao ay iwinangis kay Kristo. Yun po yung sinasagisag ng puting damit. Yung puting damit ay nilalagay sa isang binyagan, ibinibihis sa atin yung bagong pagkatao. We are putting on Christ. Ating ibinibihis ang bagong dangal. Kaya yung pangalang Kristiyano, taglay natin ngayon. Sapagkat daladala natin ang pangalan ni Kristo sa ating buhay. Hindi lamang parang tarjeta o parang label na pwedeng tanggalin. Hindi lang ito baptismal certificate na kailangan mo lang kapag ikay magtatrabaho o magpapakasal o mag-e-enroll. Ang ating pangalang Kristiyano ay nangangahulugan ng tatlong bagay, tatlong P. Kapag ikay Kristiyano, tinatawag kang maging pastor, tinatawag kang maging pari, tinatawag kang maging propeta. Nakatatak sa ating pagkatao, nakatatak sa ating sarili, yung marka ni Kristo, yung tatak ni Kristong pastol, pari, at propeta. Pastol, ang sabi ni Pope Francis, ang pastol ay dapat kasing amoy ng kanyang tupa. Hindi nahihiyang maglingkod, hindi nahihiyang bumaba sa level ng mga nangangailangan para magsilbi. Sapagkat ang tunay na pastol ay kasing amoy ng kanyang tupang pinapakain at pinapastulan. Kaya ang ibig sabihin po ng pastol ay lingkod, servant. Ikalawa ay pari. Lahat pala tayo pari. We all share in the common priesthood. Hindi lang po kami mga pari ang inordinan. Kayo rin ay pininyagan, kaya lahat kayo ay pari. You have the right and duty to share in the priestly office of Christ. Ibig sabihin, yung pagsisimba, paglalaan ng oras para sa Diyos, yung pagdadasal, yung pagkakaroon ng private time with God, yun ay pagpapahayag ng inyong buhay na makapari. Ipinapaloob natin yung ating sarili sa buhay ni Jesus. Sa buhay ni Jesus na siyang panalangin sa Ama. At yung ikatlo, taglay natin ang tatak bilang propeta. Kanina po ating bagong magmisa, mayroon tayong prophetic duty na ipagtanggol ang dangal ng tao at ang integridad ng sanglilikha. At doon ang binibigyan pansin talaga ni Papa Francisco, in times of crisis, the prophet must speak. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaguluhan, obligasyon ng propetang magpahayag, magsalita, manindigan, sapagkat ito ang ating tatak bilang mga Kristiyano. Taglay natin ang pangalan ni Kristo
pastol, pari, propeta. Sa katapusan, mayroon pong isang istorya. Si Alexander the Great, mayroong tukayo. Siyempre, tukayo, yung sundalo, Alexander. Pero baliktad ang kanilang ugali. Si Alexander the Great, kaya nga tinawag siyang the Great, siya ay matapang. Nakubkod niya ang buong Europa halos nung kanyang kapanahunan sa kanyang military expedition. Pero yung kanyang kapangalan na si Alexander, siyempre, ay duwag. Kaya't kanyang nilapitan, ang sabi ni Alexander the Great sa kanyang kapangalan, mamili ka. Ikaw ba'y magpapalit ng pangalan o babaguhin mo ang iyong ugali? Ikaw ba ay magpapalit ng pangalan o ang papalitan mo ay ang iyong ugali na pagiging duwag? Ganon din po tayo mga Kristiyano. Papangalan natin si Kristo, taglay natin ang kanyang tatak kung hindi natin mapapangatawanan ang tatlong P. Ang kanyang pagiging pastol, ang kanyang pagiging pari at propeta, walang dahilan para tawagin pa tayong Kristiyano sapagkat hindi lamang isang panglabas na pangalan ang ating pagka-Kristiyano, kundi tatak ng ating pagkatao bilang binyagan at bilang mga anak ng Diyos.